Ito na po, nagbabalik na si DJ. Nakakatakutan mo na po kami uli. Mga si Christian, mag-second niyan doon sa ano, sa gisag. Ang tawag doon? Sa gisag hop. Sa 10K. Magamit yung sapatos niya. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkaka-injury, ha? Para hindi kayo nagtatanong sa akin. Para pag naranasan nyo na, alam nyo na yung pakiramdam, okay? Alam nyo naman ako, hindi naman ako madamot dito sa channel. Sineshare ko sa inyo lahat. Ultimo injury. Kaya tuturuan ko kayo kung paano kayo magkaka-injury, ha? So yun, totoo nga. Kung gusto nyo magka-injury, numero uno nyo dapat gawin, tumakbo kayo ng walang stretching. Tsaka walang warm up. Bali, syempre, bibiglayin natin yung katawan natin para magka-injure tayo agad. Dahil, yun nga, paulit-ulit sinasabi. Yung muscle na malamig, pag binigla mo, matik, kandidato ka sa injury dahil mabasis siya mapuputol. Ano? Yun, numero uno, huwag ka mag-stretching, tapos tumakbo ka agad. Yan. Congratulations, pag ginawa mo yun, kandidato ka na agad sa pagkakaroon ng injury. Oh, ito, pangalawang bagay, para magkaroon ka ng injury, kung baguhan ka, lakihan mo agad yung volume ng mileage mo. So, saan mo, pag binigla mo yung body mo, tinaasan mo agad. Kunwari, beginners ka, ang daily run mo, 5K. Tapos next week, ginawa mo 10K agad. So yun, congratulations! Nominado ka para magkaroon ka ng injury. Pangatlong pwede mong gawin para maging kandidato ka sa pagkakaroon ng injury, huwag kang mag-recovery. So, nari, di ba? Tumira ka ng highest volume. O bukas, tira ka uli ng back-to-back na speed. Sigurado, malalaspag na yung muscle mo niyan dahil hindi mo binibigyan ng time para mag-recover tsaka mag-repair. So pag ginawa mo yun, congratulations, nominated ka para magkaroon ka uli ng injury. Isa pa, para ma-nominate ka sa pagkakaroon ng injury, huwag kang mag-hydrate ng tama. So syempre, dahil alam naman natin na yung body natin mostly made out of water, tsaka ganun din yung muscle natin, so huwag kang mag-hydrate para humina lalo yan. So, yun nga, pag mahina na syempre yan, mas lagi mo pang binubugbog sa training. Yun, congratulations, nominado ka sa pagkakaroon ng injury. O, isa pa, kung gusto nyo talaga magka-injury, so lagi kayo magpuyat. Pag lagi kayong puyat, syempre, hindi natin binibigyan yung time ng ang body natin para mag-repair, kasi sa pagtulog, yung mga lalain sa deep sleep, iba po yung tulog sa umaga. Yung tulog sa gabi, yun yung mahalaga sa atin. Dahil habang natutulog tayo, yung body natin, nagre-repair siya ng pusa. Nire-repair niya yung mga muscle natin na yung tinatawag na micro tears o yung malilit na napupunit na muscle. And then, nire-repair niya para lumakas. So, yun, pag maikli yung tulog mo, syempre, tapos pag kinabukasan, takbo ka uli, lumalaki yung chance mo na magka-injury tulad ko. Kaya yan, isa yun sa pwede mong gawin. Pag ginawa mo yun, yun, certified, nominado ka para magkaroon ka ng injury. Isa pa sa mga sigurado na magbibigay sa inyo ng injury, pag yung may naramdaman ka na medyo sumasakit. So yun, tuloy-tuloy mo lang, persay mo pa ng persayin. Dahil yung maliit na injury, pag binigla mo pa rin yun at inaraw-araw mo, lalakyan bilang malaking injury. So sa tingin ko, yun, sapat na yun para ma-sideline ka ng isa, dalawang buwan. So yun, literal, di ba? Kaya reklamo ka, sabihin mo, yung running magasto. So yun, makakatipid ka na sa registration, di ba? Siyempre, hindi naman ako pauli, share ko sa inyo kung paano ako na-aprobahan para magkaroon ng gantong injury. 1 month na to ngayong araw na to. So kung gusto nyo tumulad sa akin, ang gawin nyo, mag-event kayo ng mag-event. Solusyon na rin yung event nyo. So, gaya ng ginawa ko, di ba, alam nyo naman, nag-ultra ako 50K. And then, dun sa sumunod na linggo noon, naglaro ako ng fun run, 5K. So dun ako nagkaroon ng injury sa mismong event ng 5K. So yun,
Kung gusto nyo magkaroon ng injury tulad ko, 1 month, gawin nyo yun, panay-panayin nyo yung event. So huwag nyo bigyan ng rest period yung body nyo. Pero yan, Chuck, numero uno, sabi ko sa inyo, 100% guaranteed matutulad kayo sa akin, magkakaroon kayo ng injury. Ayun, maikli lang yung content natin ngayon. So tingin ko naman sapat na yun para hindi kayo maingit sa akin na dahil si Dico J nagka-injury, namahinga, hindi makatakbo. Seriously speaking, syempre alam nyo naman na kabaliktaran yung mga sinasabi ni Dico J. So yun, yun yung mga numero uno na magiging factors para magkaroon kayo ng injury. Hindi ko tatalakayin dito kung paano natin pagagalingin yung injury dahil alam niya naman na hindi naman ako doktor. So mahirap magpayo, pero yun niya. So ang may bibigay ko lang talaga sa inyo is yung mga bagay na maaaring makatulong para yun niya mag-cause ng injury para sa inyo. So yun, yun yung mga dapat yung iwasan para humaba pa yung running career niyo. So yun, ako naman yun, ito, okay naman na, unti-unti, pero makirot pa rin yung ankle ko, pero nagtsatsaga na, kaya-kaya nang tumakbo-takbo. Ayun, dito na natin tatapusin yung video. Kung nagustuhan nyo yung mga gantong content, paki-subscribe po yung channel natin, paki-like yung video, paki-comment kung may mga question kayo, tsaka paki-share nyo na rin sa mga running friends nyo para lalong lumaki pa yung running community natin. Maraming salamat sa lahat-lahat, sa mga hindi bumibitaw tsaka patuloy na nagsusupport. Eto na, pabalik na tayo unti-unti. So yun, ingat kayo sa mga runs nyo. God bless you. Paano takbo? Paano takbo? Paano takbo? Takbo mo lang injury, takbo mo lang injury. Kala mo totoong wala nang masakit eh.